Hello people! Magandang araw po. Good morning sa inyong lahat and welcome back dito sa aking channel. For all the people na laging nanonood, maraming salamat po. At sa mga bagong subscriber, hello sa inyong lahat. At sa mga bagong punta pa lang, don't forget to subscribe to my channel kung nagustuhan yung aking mga videos and palike na lang po after yung manood kung magugustuhan nyo man itong aking palabas today or yung aking mga kwento. Ayan, puro kwento tayo kasi alam niyo naman na sa Saudi tayo, bawal mag-vlog-vlog na kung saan-saan, lalo na kung hindi ipinapahintulot ng ating amo. So, ganyan-ganyan lang yung ating mga background lagi. Ano? So, malapit na rin naman ako umuwi, kaya huwag kayong mag-alala, magkakaroon na tayo ng mga vlog sa labas. Okay, so ang topic natin today is yung naging amo ko na isang linggo lang ako sa kanila, guys. Diba, akalain mo yun, meron palang ganun. So, start na tayo doon sa aking kwento para hindi tayo mapahaba masyado. So, napunta ako sa agency and then hinanapan nila ako ng amo. At nung may nahanap sila na amo, is hinatid nila ako sa kanila. Hinatid ako doon sa among magiging amo ko. Ano daw pa ulit-ulit? So, hinatid ako doon sa magiging amo ko. And then, pagdating ko palang doon sa bahay, pagkakita palang sa akin ng babae, bakit ganyan ang bata-bata pa? 'Di ba sabi ko sa iyo dapat yung matanda, yung may edad-edad na. Ang bata pa niya wala pa yang alam. Alam ko na iintindihan ko Arabic niyang sinabi, pero naiintindihan ko naman. So ayun agad yung bungad sa akin. Nandun pa lang ako sa pantuan ha. 'Di pa talaga ako nakakapasok. May gate pa lang. Pagkakita pa lang sa mukha ko, bagsak na agad. So sabi ko, hala, paano to? Sabi kong ganun. Kinabahan na ako. Sabi ko, hala, sungit naman itong babae na to, ganyan-ganyan. Tapos, sabi nung lalaki, anuhin mo muna, itry mo muna, baka okay naman yung trabaho, baka okay naman siya magluto, kasi gusto daw nila marunong magluto, marunong sa bata, at saka maglinis. Sabi, itry mo muna, bukas, pag hindi mo talaga gusto, isasauli natin sa agency. Ganon, nangyari. So sabi ko, sige, magpapasauli na lang ako sa agency, kasi natakot na ako, kasi ganon yung boses, ang lakas-lakas, alam niyo naman yung mga Araba dito, diba, yung mga boses nila. Talagang grabe, tapos yung mga mata ng lalaki, ako nakakatakot. Kaya sabi ko, sige, pabalik na lang po ako sa agency, sabi kong ganun. Hindi to alam ng pamilya ko. So ngayon, malalaman nyo na kung nanonood sila. Ay, hindi, nanonood talaga yung mga kapatid ko. So malalaman na nila kung ano yung nangyayari sa akin noon. This, ano lang to, this year 2017 lang to, guys. Tapos, di ayun, nandun na ako sa bahay nila. Sabi nung babae, okay, ganyan. Tapos, sige, pasok ka na, sabi ng lalaki. Di, pumasok ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tapos, tinawag ako agad ako ng babae. Di, pinapunta ako sa kwarto. Yung kwarto na yun, parang yun na yung kwarto ng mga katulong. Nandun na lahat, planchahan, tambakan, parang storage room na siya, pero meron naman siyang kama. Pagkatapos, sabi sa akin, marunong ka ba magluto? Sabi, ayoko na nagsisinungaling, sabi ng ganun. Sabi ko, opo, marunong ako. Sabi ko, nag 2 years na ako dun sa dati kong amo. Sabi ko, ganun. Tapos, ang dami niyang tinanong, may anak ka na ba? May asawa ka na ba? Marunong ka ba sa bata? Ganyan. Marunong ka ba maglinis? Ang dami niyang tanong. Sabi ko, yes. Yes lang ako ng yes. Tapos, sige, itatryin natin ng isang linggo. Pag hindi ka namin nagustuhan, isasauli ka namin sa agency. Ganon. Tapos, ikaw din, kung hindi mo kami magustuhan, pwede kang magsabi na isauli ka sa agency. Ganon. Tapos, edi ayun, dumaan na yung mga araw. Tapos nung kinabukasan nun, sabi, oh sige, magbihis ka na. Binigyan ako ng damit na uniform. Ang lalaki ng uniform, parang sa previous na katulong pa nila yun. Sabi nung babae, sige, magbihis ka na. Hindi siya umaalis. Sabi ko, paano magbibihis? Pupunta sana ako sa banyo. Pero yung banyo na paggagamitan ko, guys, yung parang pangbisita, di ba pag may bisita, yung parang sa sala, sa labas ng sala may CR, yun yung ginagamit ng na CR ko. Kasi ang CR nila, dalawa lang yung CR sa bahay na yun. Maliit lang siya. Maliit lang na bahay. Parang apartment lang, naupa lang sila. Sobrang liit lang. Tatlo lang yung kwarto. So yung CR ko daw, yung pangbisita, huwag ko daw siyang dumihan masyado kasi nga pangbisita daw yun. Linisin ko daw agad pag ginagamit ko. Sabi ko, sige, pupunta na ako dun sa CR. Magbibihis na ako ng uniform. Sabi, dito ka na magbihis. Sabi sa akin ng babae. Dito ka na magbihis. Eh, nandyan siya. Sabi ko, hala. Sabi niya, okay lang yan. Sabi niya, ganun. Meron din ako niya. Pinakita niya pa. Sabi, meron din ako niya. Tapos yung sa baba niya, meron din ako niya. Kaya huwag kang mahiya. Sabi niya, ganun. Tapos, di, tinanggal ko na yung damit ko. Wala, nakakahiya talaga. Grabe. Tapos, di, ano, tinignan niya ako. Siguro kung may tattoo ako or what. Sabi ko, wala naman. Tapos, di ba, meron akong stretch mark. Kasi nga, nanganak ako, di. Meron na tayong patunay na may anak na nga ako. Sabi ko, meron na po akong anak. Sabi ko, tingnan nyo, may stretch mark ako. Sabi ko, gano'n. Tapos yun, dinaniwala na siya. Parang nakukuha-kuha ko na yung loob niya. Tapos di, nagtanggal na ako ng pantalon. Tapos nagbihis na ako. Nahihiya talaga ako, grabe.
Tapos ayun, di tinuro niya sa akin yung linis, yung luto. Di pag maglalaba doon sa kanya, araw-araw maglalaba. Halimbawa sa hapon, lahat ng damit na ginamit nila kasi nag-aaral yung mga anak, tatlo ang anak nag-aaral. So lahat yun, pag hinubad na nila sa hapon, di ba darating na sa hapon yung mga anak, huhubarin yung mga damit, lalabang ko na yun. Lalabang ko na agad. Pagkatapos, sa gabi, tuyo na yun, paplantsyahin ko naman. So araw-araw, ganun daw yung gagawin ko. So ganun na nga ang ginawa ko. Tapos, pagising ko naman sa umaga, pinapagising ako mga alas 9, wag daw akong kumising ng maaga. Kasi nga, pag wala na daw yung mga anak niya, tsaka yung asawa niya, saka daw ako maglinis. Kasi tulog siya noon pag ganung oras. Gumigising siya alauna. Ganyan. Tapos di ayun, naglilinis ako ng umaga. Maliit lang, so ang bilis niya lang linisin. Tapos magluluto daw. Ipiprepare ko daw yung manok. Lagi naman kabsa-kabsa lang. Kabsa, salad, tsaka shorba. Yung shorba, parang soup. Or kaya gulay na tinatawag na marag. O kaya ay, ano nga tawag doon na iba? Mayroon pa doon, idam. Idam or marag. Yun yung tawag nila doon sa gulay na halo-halo na may konting sabaw. Tapos noon, haba na naman itong kwento ko sigurado. Pagkatapos noon, di ayun, mga tatlong araw na apat na araw, grabe na siya yung ano, yung parang pasigaw na kita-kita ko na yung ugali niya. Lagi siyang sumisigaw guys na walang dahilan. Nagugulat ako sa... Sabi ko, bakit ganun? Parang kala ko tawag ako na hindi ko maintindihan. Parang lagi siyang sumisigaw talaga. Di ko alam baliw or what. hindi ko talaga alam kung anong klaseng babae yun. Tapos, may isang bata doon na hindi pa pumapasok. Nasa bahay lang siya. Kung pinapakain, kapag pinapakain, ang gusto niya, yung papaubos yung pagkain, inaawa ako kasi talagang hinahawakan yung bunganga para maipakain yung buong pagkain na hinanda niya. Inaawa ako pag ganun. Parang kakaiba talaga siya. Ibang-iba. Gusto niya lahat ng anak niya mataba. Yung pag nagluluto, kailangan ng luluto. Kailangan lahat kakainin. Ganun. Tapos ito na, no, madapit na ako mag-isang linggo. Nag-iisip na ako. Sabi ko, okay naman dito. Sabi ko, lahat ng pagkain, hindi siya madamot sa pagkain. Hindi siya madamot sa damit. Ipinapag-grocery ka, lahat-lahat. Tapos sinasama ka din sa labas, okay din ang wifi, okay lahat. Pero yung ugali talaga, grabe. Tapos alam niyo yung kwarto ko, ayaw nilang ipasara. Yung one time, nilagyan ko ng upuan, lamesa, yung pintuan para hindi nila mabuksan kasi walang lock sa loob. Di, sinasarado mo lang na ganyan, anytime pwedeng may pumasok. Lagyan ko siya ng lamesa. Sabi, bakit mo nilalagyan ng lamesa? Kasi nung gabi na yun, pumasok siya kasi kukuha daw siya ng damit ng anak niya. Nandun pala yung damita ng anak niya. Sabi, bakit mo sinasarado ng ganito? Huwag mong lagyan ng lamesa yung pintuan. Kasi minsan pumapasok ako. So, parang feeling ko hindi ako safe. Anytime, pwedeng may pumasok. Ganun. Natakot ako. Tapos, di iniisip ko na naman. Sabi ko, ano ba? Gusto ko na ba dito? Or... pabalik na lang ako sa agency, ganyan. Tapos biglang lumala yung ugali niya pa. Di sabi ko, hindi eh. Papabalik na lang talaga ako sa agency. Sabi kong ganun. Kasi parang hindi ko talaga kaya yung ugali. Ganyan. Sigaw talaga siya ng sigaw na hindi mo maintindihan. Basta marami pang huwag na natin sabihin dito. Kasi baka ano naman. Ano tawag dito? Basta, yun na yun. Di, nung last day, pinaluto niya ako. Ako na yung nagluto, hindi na siya... hindi ko siya kasama. Sabi niya, ganito lang yung gawin mo. Marunong naman ako magluto ng kabsa, di ba? Kasi nga, nakaranas na ako doon sa dati ko pang amo. 2 taon ako doon. Nagluluto talaga ako ng kabsa. Ngayon, nagluto ako ng kabsa. Tapos pagkatapos ko magluto, kakain na sila. Sabi, bakit ganito? Ang tigas-tigas. Hindi masarap. Ganyan-ganyan. Ang dami niyang sinabi sa akin. Ang sarap kaya. Alam niyo ba, nung kumain na sila, wala man lang tira kahit kuunti. Naubos nung mga anak niya, nung asawa niya yung niluto ko ng kabsa. Tapos ang sinabi sa akin, bakit ganyan? Ang tigas-tigas, next time dami-damihan mo ng tubig. Galit na galit sa akin. Tapos yun, nag-gets ko na yun. Kasi diba, dapat sila lang yung nakakaluto ng masarap. Sila lang yung... kasi minsan pang nagluluto siya, hindi talaga nauubos ng mga anak niya. Hindi na yung uubos ng asawa niya. Alam mo yun? Kaya sabi ko, alam ko na to. Baka gusto niya, siya lang yung mas masarap yung niluluto. Hindi ako. Sarap nung pagkaluto ko, naubos talaga lahat. Kaya parang binuntun niya sa akin yung galit niya. Nainis siya sa akin lalo. Sabi ko, bakit ito naiinis? Tapos maya-maya, okay na naman siya. Wala na yung galit niya. So, hindi ko siya maintindihan. Alam mo yun, tinotopak na. Basta alam niyo ng mga nandito sa Saudi kung paano topakin yung mga among babae, di ba? So, sabi ko, ayoko na talaga. Papabalik ako sa agency. Tapos yung last day ko na, last night pala, sabi,
babalik ka ba sa agency o dito ka na lang? Ganyan. Sabi ko, pabalik na lang po ako ng agency. Sabi, bakit? Anong dahilan? Nagtanong pa talaga. Sabi ko, parang ano, hindi po ako palagay dito. Sabi ko, ganun. Hindi ako masaya. Sabi ko, hindi ako okay sa ating sitwasyon. Hindi ko na lang sinabi na dahil yung anak kasi nun, guys, puro lalaki, tatlong lalaki yung anak. So, hindi ko na lang sinabi na ayoko kasi ng ganun or hindi ako, hindi ko na-feel na safe ako. Hindi ko na lang sinabi ng ganun. Basta sabi ko, hindi ako palagay, hindi ako masaya na ganito, ganyan. Tapos ayun, hinatid ulit nila ako doon sa agency. Pero binayaran nila ako. Binayaran naman nila ako. Tapos binigyan niya pa ako ng mga shampoo, sabon, tapos damit. Binili niya ako ng panty, ng bra. Tapos binigyan niya ako ng singsing. Nasaan na ba yung singsing na yun? Basta binigyan niya ako ng singsing na 21K. Pwede sigurong isang layo. Pag uwi kong Pilipinas, papakita ko sa inyo kung nasasangla siya. Mabait siya. Kaso hindi mo talaga mag-gets yung ugali niya. Alam mo yun? Basta, hindi ko talaga siya mag-gets. Promise. Kaya nagpabalik talaga ako sa agency. So, ayun yung kwento ko ng isang linggo ko sa kanila. Ang dami pa niya. Ang dami pang gana. Pero ang haba na ng ating video. Baka mainip na naman kayo. Tapos noon, pagpunta ko dun sa agency, hiningi ko yung bayad. Sabi ng agency, wala pa siya. Sabi niya, pag nakakuha ka ulit ng bagong amo, saka namin ibibigay yung binayad niya sa'yo. Ganun pala yun sa agency. Kaya kayo, magpapabalik kayo sa agency, ganun ang mangyayari sa agency. Siguro na panood nyo na rin naman yung isa kong kwento nung nagpalipat-lipat ako ng amo. Ayun, nandun din yung kinuwento ko rin doon, yung aking naging amo. Mga naging amo, at saka kung bakit ako nagpalipat-lipat. Dito na yan sa Riyadh, guys, ha? Dito yan sa Riyadh nangyari. Ano ba? Masaya ba yung kwento? Gusto niyo pa ba ng kwento? That's it. Ayan, that's it, guys. Siningit ko lang tong kwento na to ngayon. So, ayun na yung kwento natin today, guys. At kung gusto niyo pa ng kwento, comment niyo na lang sa baba. At kung may mga gusto ko yung ipagawa sa akin or mga gusto pang ma-share ng mga kwento ko, comment niyo na lang din sa baba. At salamat sa inyong lahat. At sa mga nagpapa-shoutout, ayun, shoutout ko kayo dito sa last part. Shoutout kay Maria Jessica Rose. Shoutout kay Maria Alfodari. Shoutout kay Labmi Sundulan. Shoutout kay Alia Ilajas. Shoutout din kay Ate Jude Carcedo. Shoutout din kay J.N. Lee. Shoutout din kay Amira Nova Sisters. Elizabeth Silvano. Kay Belia Vlog Prado. Shoutout din kay Ate Christina's Vlog or Sisi Christina. Thank you so much for watching sa inyong lahat, guys. And see you on my next one. God bless for everyone. Bye-bye!